Kay Sotto, negatibong maglalaro sa FIBA Asia Cup 2022. Todd Reyes balak idagdag ang TNT players na sina Poy Erram at Kelly Williams sa Gilas Pilipinas lineup. Yan ang mga pag-uusapan natin sa videong ito. Ngunit bago yan mga Courtside, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel sa pag-like at subscribe sa videong ito. Muli ngang naghahanap ang Gilas Pilipinas ng mga manlalaro na isasabak sa FIBA Asia Cup sa Indonesia, kung saan makakatapat ng ating koponan ang national team ng New Zealand, national team ng India at national team ng Lebanon. Ito nga ay dahil sa pag-atras ni na Filipino naturalized big man Angelo Kwame at Ateneo standout na si Dave Ildefonso, kaya't mangangailangan ang ating koponan ng mga manlalaro. Hindi nga basta-bastang mga kalaban ang makakatapat natin sa torneo, sapagkat ilang beses na rin tayong natalo ng New Zealand. We are in a situation that we are playing unbalanced as a team. We don't really have enough size, enough big guys that we can rotate. We are playing William Navarro out of position as a big guy, so it is difficult because of the composition of the team. Pahayag ni stand-in head coach na si Nedad Bucinich. Kung titignan nga ang lineup ng ating koponan ay si Gio Chu lamang ang legitimate center ng koponan, kaya mangangailangan ang Gilas ng adjustment sa position ng mga players. Isa nga sana sa inaasahan na sasali sa FIBA Asia Cup ay ang 7'3 center na si Kay Sotto. Matapos nga itong hindi ma-draft sa NBA ay inaabangan ng lahat kung ano nga ba ang susunod na magiging hakbang ni Kay Sotto sa kanyang career. Isa nga sana dito ay ang paglahok nito sa Gilas para sa FIBA Asia Cup na gaganapin na sa susunod na linggo. Ngunit sa kasamaang palad, ayon kay Chot Reyes, wala pa ang natatanggap na tugon ang SBP mula sa kampo ni Kai na Adelaide 36ers na kasalukuyang humahawak nito. Wala man daw opisyal na pahayag ang kabilang kampo, ngunit inamin na rin ni Chot na mukhang malabo na makakasama ng Gilas si Kai Sotto sa darating na FIBA Asia Cup. Kung sa gayon, binabalak na nga din ni Chot Reyes na tapikin ang serbisyo ng TNT big man na si Poy Erram at Kelly Williams upang may katuwang si Gio Chu sa center position. Ayon sa balita, matatapos nga ang stint ng tropang Texters sa PBA Philippine Cup elimination sa darating na July 10, kaya't posibleng maaaring maidagdag ang dalawa sa Gilas lineup. There you have it mga ka-courtside, abangan ang latest update sa aming channel sa mga susunod na araw.